12 ng Agosto, Lunes ng 19 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Minsang maglakbay si Jesus sa Galilea kasama ang 12, sinabi niya sa kanila, "Ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya, ngunit babangon siya sa ikatlong araw." Kaya lubas silang nalungkot. Nang makapasok na sila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga taga-kolekta sa templo at tinanong nila siya, "Nagbabayad ba ng buwis ang guro niyo?" Sumagot siya, "Siyempre." At pumasok si Pedro sa bahay, ngunit agad siyang tinanong ni Jesus, "Ano sa palagay mo, Simon? Sino ang nagbabayad ng buwis o parangal sa mga hari ng mundo? Ang mga anak ba o ang iba?" Sumagot si Pedro, "Ang iba." At sinabi ni Jesus, "Kung gayon, di saklaw ang mga anak. Ngunit hindi rin natin dapat saktan ang mga taong ito, kaya pumunta ka sa dagat. Maghagis ng bingwit at buksan ang bibig ng unang isdang iyong mauhuli. May pera kang matatagpuan doon. Kunin mo iyon at magbayad ka para sa iyo at sa akin din." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kaya lubha silang nalungkot. Nakalagpas iyon sa mga alagad, dahil punong-puno ng damdamin at agam-agam, hindi naunawaan ng mga alagad ang kabuuan ng propesiya. Sa halip, nadala sila sa salitang kamatayan at hindi na nila napansin ang mga katagang babangon siya sa ikatlong araw. Hindi kamatayan ang balitang ipinahayag ni Jesus, kundi buhay. Sa Ebanghelyo ngayon, muling ipinaaalala ang kaganapan sa transpigurasyon ng Panginoon. Totoong mamamatay ang Panginoon, subalit hindi doon magtatapos ang kanyang kwento. Muli siyang mabubuhay at magahari sa ating lahat. Madalas, nalulunod tayo sa mga negatibong kaganapan sa ating buhay. Totoong madaling sabihin na tingnan ang positibo sa halip na negatibo. Pero siguro, kung uunawain natin ang Ebanghelyo ngayon, mas makikita natin ang mabuting balita. At iyon ang dahilan ng ating kasiyahan. Pagsasagawa, umawit sa Panginoon ng may pasasalamat. Sa gitna ng mga pagsubok, maraming may pagpapasalamat sa Panginoon.